lança orgias. Vai na uma orgias. Forma. Sucar. Mungo. Chips container. Retasong tela. Beads. Poster. Lace. Alam nyo ba na ang shaker ay isa sa pinakalumang musical instrument na pag-isipan yung pagsamang dalawang bagay tulad ng bato sa isang lalagyan? Maraming klaseng shaker, pero ang gagawin natin ngayon ay gawa sa lumang lata ng chips. Siyempre, ang unang step, lagay natin ang munggo sa ating container ng chips. Ayan. Bahala na kayo, tansahin nyo na lang kung gaano karaming munggo ang lalagay nyo para makuha nyo ang gusto nyo maging tunog ng inyong shaker. Ayan. Ang sa akin, siyempre, hindi naman pwedeng ganito lang ang itsura ng shaker natin. Kailangan natin pagandahin. Ang sa akin, pipinturahan ko ng kulay na green. Kung ikaw magpapaint, ako naman, gagamit ako ng retasong tela. Ang una kong gagawin, itatapat ko yung lata sa tela, mamarkahan ko siya ng marker para malaman ko kung gaano kahaba ang kailangan kong tela. Ayan, namarkahan ko na siya. Ngayon, gupitin ko na siya. Dahan-dahan, baka magupit mo daliri mo. Kumusta pag-paint? Okay naman ito. Nagiging green na siya. Didikit natin siya sa lata gamit ang glue gun. Magkalimutan mag-ingat ha, kasi mainit ito. Bigyan ko siya sa dulo. Ngayon, dahan-dahan ko itatapat ang tela. Ayan. Tapos, ayan o, nakikita nyo? Babalutin ko na yung lata. Gupitin na lang natin yung sobra. O, tapos na ako dito, Eps. Ikaw naman. Eto, malapit na. O, di ba? Pero kulang pa siya. Pwede kayong gumamit ng mga matira-tirang lace, ganyan. Tapos, decorate nyo pa yung inyong shaker. Yan! Tapos na ako magpintura. Pero mas maganda kung patutuyuin natin to ng mga 15 to 20 minutes bago tayo maglagay ng mga borlodoy. Oh, kamusta naman yan sa'yo? Ayan, nilalagyan ko na siya ng glaze. Para maganda. Habang nagpapatuyo ka, kunin mo ang beads. Ayan, kumuha ka ng string. At pagsimula ka ng maglagay ng mga beads na ilalagay mong borlodoy para sa iyong shaker. Yan. Kanya-kanya diskarte ang paggawa ng borlodoy ng ating mga shaker. Ang sa akin, nagtali ako ng mga beads at ginawa kong ganito. Gumawa ko ng ilang piraso at pinagsama-sama ko ng ganito. At ngayong tapos na ang aking beads na design at tuyo na ang pintura ng aking shaker, pwede ko na siyang itali. Kalinga! Siyempre! Ingit ako sa'yo. Pero ako rin. Maganda na, no? Pero lalagyan ko rin ng beads parang si Epi. Pero ang style ko, gusto ko parang may bracelets yung shaker. So, kuha din. Shaker ko, nagawan ko na siya ng mga bracelet. Didikit ko na lang siya gamit ang glue gun. O, oh, Epi, tapos na ako. Ikaw, kamusta? Tapos na rin ako. Yay! Yay!
tayo ng mag-aaw.